Makeup? Check. OOTD? Check. High heels? Check na check. Pero teka, hindi siya rarampa sa mall o opisina. Kundi, mag-workout? Ang nauusong dance workout kasi ngayon, imbis na naka-rubber shoes, nakatakong o high heels. Tinuturuan namin una maglakad properly, magsuot properly, tamang pagsusuot, tama. At saka syempre, pangatlo, it's para matuto sila kung paano magsayaw ng nakatakong. Si Divine, sanay na raw magtakong. Ang alam nating lahat, pag sinabing nanay na, nasa bahay na, ang alam lang gawin, di ba, yung maglaba, yung gawaing bahay, mag-alaga ng bata. E pag ganyan, yung nag-church ako, na naka-heels ako, kahit papano, yung hindi ako yung mukhang losyang, yung naka-aura ako kahit na ganito ang nanay na ako at ganito yung edad ko. So yun po, kaya gustong-gusto ko yung naka-heels ako. Kahit Zumba instructor. First time daw niyang mag-workout ng naka-heels. Never po talaga ako nag-dance na naka-heels. So yun, kakaiba. So, gusto ko rin siyang ma-experience. Plie and exhale, look up. Pero bago ang takong challenge, warm up muna. Ini-stretch niya is yung big toe niyo. Yan. Now point. Nakaturo yung mga toes natin sa floor. At mukhang challenging talaga dahil ang gagamitin nilang takong, yung 3 inches lang naman ang taas. Nire-recommend ko talaga, dapat may magandang support. Dapat hindi siya tumalbog. Maganda mentally siya. First, feet together. Dapat, kapag nakatayo tayo, hindi talaga siya nakaganyan. Medyo nakabuka. 45 degrees. Now, time to learn the dance steps. Dapat longer neck. Okay? Relax yung shoulders. Slightly naka-push yung chest out. Naka-push din yung lower, yung midsection natin. And then naka-medyo naka-lift yung ating bump or yung puwet natin naka-lift. And then gonna stand with our left leg. Tapos naka-point siya na ganyan. Yung kamay niyo sa likod, hawakan niyo yung dalawa niyong siko. Okay, naramdaman niyo, pag hinawakan niyo siya, automatic parang, imbis na ganyan yung balikat, ilabas niyo siya. Importante raw na makuha ang balanse kapag nakatakong. So, hindi masyadong isipin kasi pag nasalan yung iniisip, para kayong tumatawid sa alam. Relax lang. Relax lang, relax lang. Parang nagbabike. Good, and then lakad. 5, 6, 7. Kapag komportable ng nakatakong, pwede nang simulan ang sayawan. Ang dance class na ito, tumatagal ng 1 hour and 30 minutes kada session. Tiis ganda, pero ang pagsusuot po ng heels, alam nyo ba, ay nakakaganda ng ating legs. Bakit? Dahil na-activate nito ang muscles na nakakapagpaganda ng ating muscle shape at muscle tone. Dagdag confidence na, abay nakatutulong pa sa ating balanse at postura. Dahil nakatiptoe yung posisyon ng paa at nag-i-increase ang pressure dun sa forefoot, napipilitan yung buong katawan na mag-adjust para mag-compensate sa shift ng balance ng katawan. Paalala ni Dr. Flores, isang orthopedic surgeon, mahalagang tama ang postura kapag nakatakong. Dapat daw naka-lean forward ang upper body, habang ang lower body naman naka-lean back. Ang nagiging resulta nito, naka-arch yung back and yung pelvis at chest naka-thrust forward and naka-stick out yung buttocks. And at the same time, nagta-tighten din yung calf muscles. Para sa mga baguhang tulad ni Divine, the struggle is real kapag naka-high heels. Nung una, medyo mahirap and then masakit sa paa. Pero medyo nung nai-enjoy ko na, lalo na nung may music na, nakakapagod siya kasi meron din siyang katulad ng Zumba na steps. Dadagdagan ko na yung Zumba class ko. Mag-heels class na ako.
Pero ang tanong, safe nga bang mag-workout na naka-high heels? Ang iba kasi, hindi pa man nagsasayaw, na-aksidente na dahil sa nagtataasan nilang mga takong. Hindi ko masyadong tiningnan kung ano yung aapakan ko. What I didn't realize is meron palang mga droppings. So it was a little bit wet. And honestly, I stepped on it and just like that, nag-skid ako. Para ako nag-ice skate na napapunta ako doon sa ilalim ng mesa. Sanay raw noon rumampa nang nakatakong si Sonia. In my youth, talagang hindi ako talaga nagpa-flats. Never. Tinitingnan ko yung mga old party pictures ko. Talagang 3 inches. Pero kahit tila extension na raw ng kanyang paa noon ang high heels, hindi pa rin niya naiwasang maaksidente. Bumagsak talaga ako na nag-cushion lang kasi, you know, nahulog ako na yung puwet ko may impact. Hindi biro. Pag uwi ko talagang masakit na. So nakita ko nang medyo lumaga. Ang pinagdadasal ko na lang, sabi ko, sana walang fracture. So ni-wrap ko siya. Hindi ko alam kung meron bang vein na nag-break. Kaya laking pasalamat niya nang magpa-x-ray. Muscle. Walang broken bones, walang ano, nag-rupture na vein. Muscle, ano lang talaga. Yung, na, alam mo yung para kang nabugbog. Ganun yung feeling. Ayon kay Dr. Flores, mas mataas ang tsansa ng sprain at fracture kapag nagtatakong. Kapag mas mataas ang heel, mas naka-push forward ang bigat ng katawan at kinakailangan ng more leg muscle power para ma-maintain yung balance. Ang nangyayari kasi ay naka-concentrate ang stress at bigat ng katawan sa ball of the feet dahil naka-tiptoe ang posisyon. Mas malaki rin daw ang posibilidad na magka-osteoarthritis. Kapag madalas naman na nakasuot ng heels, nagiging tight ang mga calf muscles o yung muscles sa likod ng binti. At ito ay pwedeng mag-manifest as pain sa likod ng sakong kung saan naka-insert ang tendon ng mga muscle na ito. Pero wala raw masama sa pagtatakong, basta dapat limitado ang paggamit nito. If less than 1.5 inches, pwedeng 4 hours per day maximum. So pwede ito gamitin kung magsha-shopping o mag-attend ng party kung saan yung na-expect mo na nakatayo ka ng matagal. Ngayon, kung 1.5 to 3 inches naman yung taas ng heels, ito yung ideal suotin for show. And pwedeng up to 3 hours suotin. Ngunit kung lalagpas sa 3 inches ang takong, dapat hindi lalagpas ng higit sa isang oras itong gagamitin. Umabot ng halos 4 na buwan ang pagpapagaling ni Sonia. Umiiwas na rin siya muna sa pagsusuot ng heels. Pero aminado si Sonia, miss na niya ang mga paboritong high heels. Kaya nang mabalitaan ng heels dance class na engganyo muli si Sonia. Pero this time, mas magiging maingat na raw siya. Hi, Divine! Oh my gosh, ang ganda naman yung heel workout na yan. Go for it. I think that's excellent. It will give you guys such confidence to really be out there in the dancing scene, knowing that you know how to handle your heels properly so you do not hurt yourself. Go for it! Sa edad kong 56 years old, so ito na-enjoy ko ang ginagawa kong fitness. Nakakapagod siyempre pagka hindi ka sanay. So, naisip ko minsan mas maganda may magsusot ka din ng heels para yung legs mo dito parang nakifit sila. Yes, pinawisan. Although parang nanginginig yung legs ko. Simula nung nag-asawa ko, hindi talaga ako nanginginig. Ngayon lang ulit. Kaya parang nanibago ako. Kaya kung uulitin man, payo ni Doc pagkatapos ng heels workout. So best na gawin, ibabad ang paa sa warm water for mga 20 minutes para ma-relax ang muscles sa paa and ma-reduce yung pamamaga. Importante din ang stretching exercise para sa lower back, sa binte at sa paa. Pwede rin daw igulong ang paa sa tennis ball o bote para ma-release ang tension. Stop! Ang kakaibang workout na ito, aba, itinuro rin ni Divine sa kanyang mga estudyante sa Zumba. Pwedeng-pwede rin daw itong subukan ng mga mommies natin kahit nasa bahay.
sa mga nanay na nasa bahay. Practice yung tamang importante kasi lumakas yung ating calf muscles. Tapos mag-stretch din bago magsuot ng heels para maiwasan yung ano, yung sumasakit yung paa. And then importante, after wearing your heels, meron ding stretching na ginagawa. Ako yung shoes ko hindi naman mamahalin. So hindi kailangan na parang pang-social lang siya na sayaw or workout. Hindi, kasi pwede mo siyang gawin kahit saan. Kasi marami siyang benefits eh. Nakakaganda siya ng puwet, nakakaganda siya ng pati yung automatic eh. Lalo na yung mga ganyan tumayo. Once na nag-heels ka, mag-iiba siya. Yun. Kaya maganda rin siya sa posture. Bilang mga mommy, we have big shoes to fill. Kung bet mong rumampa sa buhay ng naka-heels, laban! Basta doble ingat para aksidente maiwasan.